This time, si Avril Lavigne naman tayo. So, mayaman pa rin kaya siya in 2023? At sasagutin natin. And according to CelebrityNetWorth.com, she has an estimated net worth of $60 million at 38 years old. So, in Philippine pesos, she has, it's safe to assume that she has 3.3 billion. So, grabe, ang yaman pa rin niya. So, bago tayo mag-full into details kung paano siya naging ganito kayaman, apart from being a singer, recap muna tayo ng buhay niya. So, paano ba siya na-discover? Paano ba siya sumikat? Ang una actually na naka-notice na magaling pala talaga siya kumanta is yung own parents niya. Kasi after nila manggaling sa church, biglang kinanta niya yung Jesus Loves Me at 2 years old. And after that, fully convinced ang mga parents niya na may singing potential or career potential itong anak nila. At naging super supportive sila sa kanya. Actually, yung ginawa nila, binilhan siya ng daddy niya ng microphone, keyboards, at guitar. At yung basement nila, ginawa nilang mini studio. So, talagang bata pa lang siya. Kanta siya ng kanta na kahit na naririndi na yung mga kapatid niya. So, talagang she was destined to become a big star. And eventually, dahil nga encouraged naman siya ng mga parents niya, sumali na rin siya sa mga singing contest, talent shows, hanggang namataan siya ng isang record producer or record label. At immediately after narinig nila siyang kumanta, sinign siya ng 2-album recording contract sa Arista Records. At ito nga, lumabas ito. At dun na naging best-selling artist of the 21st century na Canadian itong si Avril Lavigne. So, yung mga kagaya ko na medyo nasa 30s and up na, for sure, alam ninyo yung kanta na Complicated at Skater Boy. Kasi parang halos lahat tayo dumaan sa face ng Avril Lavigne skate punk image. So, nung unang lumabas si Avril Lavigne, ang kinuha niyang branding is skate punk. So, ganyan yung image niya, yung pang naka-white na shirt, tapos biglang may necktie. So, very edgy yung una niyang image at may pagka-punk emo. So, dahil dyan, na-earn niya yung title na Pop Punk Queen. And after that, sinundan niya pa ng isa pang successful album in 2004 na Under My Skin. But ito ah, nakabenta siya ng around 10 million copies nung time na yon, at naging she was everywhere in every magazine dahil nga kakaiba yung forma niya. Nearly everyone wanted to be an Avril Lavigne dahil nga sa kanyang pagiging super, she was super cool, super edgy. Yun na nga, over the years, syempre, nag-change ng image si Avril Lavigne. At nung naglabas na siya ng album niya na With the Song with Girlfriend, biglang nagkaroon ng mga pink hues and tones na sa mga damit niya, pati yung sa hair niya, na medyo nabigla yung mga fans niya kasi they thought she was going to remain sa punk rock na image niya. Pero sabi nga ni Avril Lavigne, never niya naman daw claim that she was part of that group or clique. Parang nung bata lang siya, she wanted to express herself and clothing that way. But as she got older, mas gusto niyang i-express na songwriter siya at pwede siyang mag-evolve into any character that she wanted. So, over time, na-shed off niya rin yung image na yon. And for a time nga, after niya nag-dwell in sa punk, biglang nagkaroon pa siya ng mga medyo gothic face niya. So, she wanted to explore everything. At after that, naging continuous yung pera ni Avril Lavigne. Kasi apart from the fact na magaling siyang mag-rebrand ng sarili niya, pumasok din siya sa voiceover ng films, kagaya ng film na Over the Edge, at nagkaroon din siya ng first acting debut sa Fast Food Nation. And then eventually, nag-start na siyang mag-co-design ng mga damit na inspired by Tim Burton sa Alice in Wonderland. And then nag-record pa siya ng soundtrack na Alice. And for a time, nag-co-write din siya ng mga songs, kagaya ng Disney star na si Miranda Cosgrove, kung tama ba ako. So, nagkaroon siya ng mga songs na sinulat niya para sa ibang artist. So, yun na nga, nagtuloy-tuloy na nag-iba yung image na, yung face na ganun yung itsura niya. Pero na-remain niya na best-selling artist pa rin siya. So,
There's no denying na hindi nawala yung star power ni Avril Lavigne. At isa siya sa mga celebrities na super talino. Talagang lumabas din siya sa game na The Sims. Kung naglalaro kayo ng The Sims, merong part na may image doon si Avril Lavigne sa The Sims Superstar ng 2003. At nagkaroon din siya ng participation sa paggawa ng 2 graphic manga novels na nakikipag-collaborate din siya for teenagers. And today, she still holds the youngest female solo artist to top the UK album charts at the age of 18 sa Guinness Book of Records. And then, mayaman pa rin siya kasi ang dami niyang products na in-endorse, and that includes Canon, Kohl's, Proactive, Procter & Gamble, at naging successful yung mga business ventures ni Avril Lavigne kasi isa siyang business genius. Naglabas siya ng sarili niyang product. So ngayon si Avril Lavigne, super yaman pa rin siya kasi she became a business mogul, empire owner. Nagtayo siya ng sarili niyang clothing brand. Ang pangalan is Abidon. So meron siyang sariling e-commerce website, abbeydawn.com. So, isa itong very big retail business na nag-create ng mga different types of clothing. Meron siyang mga sombrero na punk-inspired, mga boots, saka yung mga leather jackets na kakaiba, poncho, super dami. So, pwede niyong tingnan yung website actually. It's a big global apparel company. At apart from that, meron din siyang nilabas na sarili niyang fragrance, which is Black Star and Forbidden Rose. So, wala pa ako nakikita actually na tinitinda niyan sa Philippines, no? So, ibig sabihin, kahit na hindi siya magbenta sa Pilipinas, super highly marketable siya. At bukod pa doon, sinistream pa rin ng Spotify and Amazon yung mga kanta niya. At bukod pa doon, ang laki ng investments niya. So, meron siyang 13 real estate properties all over the world. At ito ang isa pa sa mga secret talaga kung bakit nagre-remain na napakayaman ni Avril Lavigne is because nag-invest siya heavily sa stocks. So, nung kasagsagan ng kaniyang career, nung super sikat siya, hindi siya nag-fail na mag-ipon. Bumili siya ng stocks ng Amazon, Johnson & Johnson, Intel, and Visa. Meron din siyang stocks ng Tesla. And that's according to CAKnowledge.com, according to a Canadian website. So, si Avril Lavigne, kung makikita mo, is isang malaking risk taker. So, hindi siya nakontento na dun sa pagiging singer-songwriter niya. Nag-evolve pa siya, nag-invest siya heavily, at talaga nilakasan niya yung loob niyang umutang from US banks. At dahil nga naman, she is Avril Lavigne, she did not have a hard time getting a lot of credit. So, sabi nga nila, umutang daw siya ng around 7 million US dollars, if that is correct. At doon niya pinurin yung efforts niya sa business. And even until today, she is still having her solo concerts that alam naman natin is super sold out. So, yun. Of course, due to data privacy act, uulitin ko lang that the amount I have stated here are simple estimates. So, there could be discrepancies along the way. So, kapag may mga gusto kayong i-add, feeling nyo mas certified yung mga information nyo, please feel free to comment below. Or kapag may mga gusto kayong idagdag, super welcome po kayo.